Hanggang sa kare-kare. I feel your love. I do feel your love. First time I was here, pagdam ko din yung pagmamalan doon ako kina Sister Anna Tumira. I felt the love. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal na meron kayong kakayahan na ibigay. Nakakalungkot lang, why do you not love each other? May kakayahan kayong magmahal eh. Ramdam namin yun eh. Tuwing pupunta kami dito, ipagluluto nyo kami ng masarap, kahit na mataas ang kolesterol. Dinadala nyo kami sa mga lugar na magaganda. You go out of your way to love us, to express your love for us. But why is it that you cannot love each other? Bakit kailangan maghari ang mga bagay na alam naman nating lahat na imposible nang galing sa Diyos? Yung pagkakabatak-batak ng community, imposible galing kay God. It is because of our infidelities. Napakalinaw ng mensahe na yun na mag-split tayo, di ba? Why are we allowing our community to be battered by the evil one? Lahat naman tayo, hindi masamang tao eh. Meron bang isa sa atin dito na makapagsasabi na, ay si brother ganyan, masamang tao yun. Ay si sister na ganyan, masamang tao yun. Wala namang masamang tao sa atin. We are all capable of being loved. We are all capable of loving. If there is one essence of being a Christian, of being a follower of Christ, of being a Catholic, of being CFC, FFL, that essence is love. That essence is love. Mas matindi pa nga yung sinasabi ni God, di ba, ni Christ? Na dapat nga natin mahalin yung kamuhi-muhi. Sabi nga ni Mother Teresa, di ba? Love and love until it hurts. If it doesn't hurt yet, you haven't loved yet. So pain is actually a part of loving. And why do we only love when it feels good to love? And then when it begins to hurt, then we don't love anymore. That is not love. The way we as Christians, as CFC FFL, should be able to live out love the way Christ Himself personified it, showed this to us. Di ba nakakalungkot yun? Nakakalungkot na Madrid was established in 1996-97. Isa ang Madrid sa pinakaunang na-establish sa Europe. Ito diretso ang tanong, eh bakit ang continue? Injured. Mauurot kayo.
unti-unting malalagas. For as long as your capacity to love is stymied by personal selfishness, you will not be able to grow in numbers and in everything else. Brothers and sisters, marami sa atin na sa community na for 3 years, 5 years, may 7 years, may 10 years, or even more, why do you still disobey God? Kung titingnan natin through the years, you have experienced the certainty of God's love. Naranasan natin yung kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung paano kayo binigyan ng solusyon ng Panginoong Diyos sa kung anumang problema na kadalasan eh, kayo din ang may kagagawa. Pero God is bigger than our biggest problems. God's love is bigger than our biggest folly in life. God continues to give us His love, His providence, His affection. Why are you still unfaithful to Him? Many times in your life when the going got really tough and you were not tough enough to get going, the Lord was there for you to assure you that He is in control and all you needed to do was to be still, and He indeed has saved you and delivered you. But why do you still continue to entertain temptation that only endanger your life and play around with sin that brings you further away from God and closer to the evil one? Of course, alam naman natin lahat, you have been called by the Lord to this community. And in this community, He has prospered you. He has blessed you with abundance. He has poured His grace and mercy upon you. Why can you still not love Him and serve Him with all your heart, with all your strength, with all your soul? Which part of all do you not understand? Why is our love for God conditional? Love ko si God. Pag wala akong trabaho, pag may trabaho ako, ay, wag muna. Love ko si God. Kapag wala akong kagalit, pero pag may kagalit ako, dito ba't pupunta dyan, Diyos ko? Kumukulo ang dugo ko, makita ko lang ang anino niya. So why is our love for God conditional? Narito tayo sa community na ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. At dahil dito sa community na ito, naranasan natin, napatunayan natin na mahal na mahal tayo ng Diyos. Uy, bakit? Bakit nakasalalay ngayon yung pag-ibig natin sa Diyos? Naku, hindi ako binati niyan eh. Kagalit ko na siya. And then, naapektuhan na yung love ko kay God. At hindi ka nabati? Brothers and sisters, maraming pagkakataon na alam naman natin, alam naman ninyo that you are offending God. You are offending God. And then we wonder, where is the world going to? Saan papunta ang ating mundo? It is because individually, we are offending God. And collectively, in this part of the world,